di hiwalay lubah. Alam niyo, mayroon isang nangyari na ito. Minsan, nagreklamo yung mga money counters. Sabi niya, Pastor, alam niyo, mayroon hugit. Nagdala na sobre. Pagpapasok na may puro resito. Eh, baka naman nagkamali, may palit na dala-dala niya yung mga resito niya, pati yung mga bills ng kanyang mga utak-utak mga kapatid. Ano? Eh, napagkakalang inagay doon sa mobile. Di na lang yung mga money counters, yung sobre. Sabi ng pastor, ay, teka, kakausap ko ng kapatid, pinuntahan ng kapatid na ito, na paano yung, wait, ay, totoo nga, inihantong nga ng kapatid na yun, yung sobre, na punong-punong ng isipo. Tinanong niya, kapatid, bakit naman ito ay resibo lahat ng pastor? Iyan ang makikita ko. Ano nakikita ko yan? Iyan na naman natira yan. Mga resibo. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Sa halos patlong taong kong narinito, wala pa naman mag-report sa akin na may resibo na naroon sa loob na sobre ninyo. Uwi ng Diyos. Aba, ipinapanapakan yan. Di ba? Alam nyo, yung kukunti ang palapak, hindi ko malaman kung yung mga palapak na nag-iikap po. Yung hindi na po ang palapak, hindi nag-iikap po. Di ba? Parang ang nagpatawad na. Kaya guilty mo ba yun po? Ngayon, alam ninyo, pinakamatagal nung araw ang paghahandog. Ito para kasi plato, yung pag-isko, plato. Buti na ngayon, nakasunod na. May nung couch. Nung araw, plato. Pinakamatagal yan. Sa pagsamba, alam niyo kung bakit? Pag ipinapasa na yung plato, kumukuha pa na sundi. Halimbawa, nagbigay yun ng 500, ano? Kukuha na sundi. Kukuha pa siya ng 450 pesos. Totoo po yun. Kasi kami nung maliliit kami, pagbuo yung pera namin, yung opening plate, dyan na sa akin ang atin namin, o, ito ang para sa inyo ngayong linggo, yung benching ko niya ay pangbigay. Yung 25 ko, binigay ng MP. Eh dahil po, nasing kwenta. Aba, hahawakan pa yung kamay kung ilan po opening ko, at hihintayin niya kung kunin niyo mong pag-inagalan. Kaya papalad ho kayo na yung nauna, wala makukuhang sukli. Yung mga nasa likod, marami ng sukli. Ano ha? Kaya mahaba. E meron pa kung isa niyong matatanda, panahon niya ng pag-offering, mga minamahal na mga kapatid. Alam ba ninyo, na kung sunod yung ang pera na kalagay saan? Banyo. Tatalingan yung mga matatanda yan. Alam niyo kung saan na nakagay? Ito. Para wala ka nilang kukuha dyan. Ano ha? Tama ho ka. Ewan ko po yung mga may edad natin, mga nanay at lola dito, nandiyan pa ho ba yung inyong mga katamuleta? Ngayon, pagdaan ng opening pay, kukunin niya nga yan. Tatanggalin isa-isa. Ikaw isa may pay. Nakadaan na yung opening pay, hindi pa naanalis yung panghuling tali. Kaya sasabihin niya, ay, sa susunod na lang, mahirap tanggalin ako eh. Di ba? Ibabalik mo din doon. Yun ang ganyan tinatawag na safe box. Ama ho ba? Mayroon isang pastor, kuwat ko ako dyan. Hindi ko ba pangit yung pangalan, kinala niyo yung spirit. Pag panahon na ng bigay, aawin. I surrender. Si pastor, tatawagin niya dalawa. Tingnan ko nga. Ay, kung konti. Balik, balik. Awit na yun ulit. Awit, awit. Ay, surrender. Totoo po ito. Hindi siya religyo. Pag nakita ni pastor, kung konti ba, mga kapatid. Balik pa natin. Minsan pa. Yung mga miyembro, inis na mainis kay pastor. Tuwan-tuwa sila. Kaya yung pastor, tumagal doon sa Disney sa Ebalisiya at napaganda niya yung simbahan.
susubukan ko nga eh. Subukan natin. Yung kapampangan, subukan mo. Para mabalot. No? Eh, dahil doon, ang mga tao, natuto sila. Natuto sila. Ngayon, tayo mga kapatid, pagdating sa mga bagay na yan, parang ayaw natin. At dyan sa amin, pakipunin na nakarungo. So yung una, dishonest communal tax. The second, is when part is taken from the net, not from the growth.